Alright, welcome na naman to our another vlog. Once again guys, this is DJ Leek on the house. Welcome YouTube world. Meron na naman po tayong pag-uusapan. Bago yan, intro muna tayo. Yon guys, alright. Meron na naman po sa ating nag-PM sa, hindi naman PM. Ano ba yan? Simula pa lang, mali na agad. Hindi, meron po sa ating nag-comment dyan sa ating one of our videos sa YouTube. Ito po siya. Yan, babasahin ko po yung comment po niya. Alright guys, ito po yung kanyang comment and suggestion. How to make LDR works. Hirap yan. Especially for us na ako nasa barko. Wow! Oh my God! Seaman. At siya naman po ay abroad. Nag-work abroad. Okay. So, actually, hindi naman ako, wala akong title para magbigay ng comment about LDR kasi nangyari din sa akin yan, no? Actually, wala, palpak din. Actually, ano rin po tayo, isa rin po tayong OFW, pero mahirap talaga ang LDR. Sigurado yan, 100%. Pero meron akong 7 tips sa inyo kung paano mag-work 100% legit. It will work. Alright guys, number one. Ito po ang tip. Number one. Believe in your relationship. Yeah. Isang maganda yan. Ang ibig po sabihin, syempre, hindi ko naman sinasabing hindi niya naintindihan yung English. Baka nga ito mamaya, mas magaling pa yung mag-English eh. I am the one, the way your son don't need. Kumbaga parang, ang sa akin is, yun ang maging motivation mo, maging mindset mo na ito ang relasyon, ito ang tama, ito ang aalagaan ko. Yeah. Isa yan sa mga steps na pag na naka-LDR kayo, magagawa niyo talaga yan. Promise. Ngayon, actually, naka-ready ako dyan. Nag-research ako dahil anytime soon, di ko alam, baka ako ang umuwi or asawa ko. At least, alam ko na yung 7 steps. Yun, guys! Yun po ang number 1. Pumunta naman po tayo sa number 2! Yan, ang number 2 po ay magpo-focus tayo sa quality ng communication niyong dalawa. Tama po yan. Kasi po yung iba eh, pag naka-LDR na, no? LDR na sila, malayo na sila sa isa't isa. Hindi ko sinisisi sila. Pero nagiging natural na yon sa babae at nagiging natural sa lalaki yan. Pag nag-usap, ang dami na nating naiisip. Mabilis tumakbo ang isip natin. Bago tayo nag-usap, anong ginawa mo? Saan ka nagpunta? Saan ka naganyan? Saan ka naganito? Saan ka naganyan? Hindi na yung tanong ng pagmamahal. Tanong na ng pagdududa yun. Ginagawa mo? Nako po, 100% nangyari po sa akin yan. 11 years ago. Yan.
nangyari sa akin yan. Kaya ako nga kanina, sinabi ko sa inyo, hindi nag-work yung LDR ko kasi hindi ko na siya makontrol eh. Lahat na ng tanong na makikita mo sa buong mundo ay naitanong niya na sa akin. Yun, isa yun. Alagaan niyo yung communication niyo. Okay, wag lang puro tanong. Kamusta? Kamusta ka dyan? Iparamdam mo na hindi ka nagdududa. Kahit alam mo sa sarili mo na nagdududa ka. Kasi syempre, hindi mo naman siya makokontrol, di ba? So, control yourself. Control your emotions. Yun po ang the best dyan, syempre. Pumunta na tayo sa ikatlo. Agad. Alamin po natin ang schedule ng bawat isa. Importante rin po yan. Kunwari, si girl, tatrabaho abroad, company. Anong oras ang labas niya? Anong oras ang break niya? Anong oras ang tapos ng work niya? Anong oras siya nasa bahay? Hindi ka nag-iimbestiga, ha? Hindi. Mas maganda alam mo para alam mo kung saan ka lulugar, kung saan ka tatawag, anong time ka tatawag, ganyan. At ganun din naman, doon sa opposite side. Diba? Yan ang pinaka-the best. Kasi yung iba, hindi alam yung oras. Yung time difference ng bansa to bansa. Siyempre, meron yan. Time zone. Akala, break time, tatawag, nasa trabaho, hindi masasagot. Yun ang start ng argument nyo. Bakit di mo sinagot? Siyempre, ikaw, explain mo, sabi mo totoo. Nasa ano ko trabaho ko? Hindi maniniwala si isa. Kasi siyempre, mabilis yung takbo ng pag-iisip. Yun ang, dyan talaga nagkakaroon ng problema. Know your schedules. Or, alamin niyo yung schedule ng bawat isa. Or kahit ikaw na mismo magsabi, ito yung schedule ko. Ganyan. Lalabas ako, pupunta ako sa Mart, meron akong bibilin, ganyan. Andito ako mga after 30 minutes or 40 minutes or 1 hour. Lahat sabihin mo para walang duda, di ba? Pagka walang duda, hindi masikip ang relasyon. Masaya ang relasyon. Punta na tayo sa number 4. Lagi niyong pagplanuhan bago matapos yung call. Pagplanuhan niyo kailan uli ang tawag. Kunwari tayo, nag-usap. Oh, babe. Oh, sige babe, papasok na ako. Mamaya tatawag ako sa'yo, ha? Ganitong oras. Yan, ang pinaka-the best. Huwag yung, okay, fine, okay, sige, bye-bye. Call you later. So, mga nga pa kayo kung anong oras tatawag ang isa't isa. Diyan na naman papasok si, si Duda eh. Alam mo, pinaka-effective sa LDR, huwag na huwag ka magduda. Kung may duda ka sa loob mo, sa puso mo at isipan mo, huwag mo nang ipahatid dun sa partner mo. Dahil magkikreate kayo ng conversation na hindi maganda. Tiwala. Yan ang dagdag. Alright. Ngayon, pumunta tayo sa number 5. Patience and trust. Yan. Yung trust, yung word, hindi po yun yung brand, ha? Baka kung ano iniisip yung brand, hindi. Word na trust, tiwala. Alright. Ngayon, patience. Bakit kailangan natin ng patience? Natural, malayo kayo sa isa't isa, diba? Yun, si pare, nasa barko. Alam ko, mahirap yan. May mga friends akong seaman. Grabe talaga yan. Nakakabagot. Halos parang mababaliw ka na dahil wala ka pwede mapuntahan eh. Diba? 2 minutes, nandun ka sa dulo. 2 minutes, maglakad ka, nandun ka na rin sa dulo. Diba? Pero, patience ang pinakakailangan sa'yo. Aluin mo yung sarili mo. Gawin mo yung mga, kung saan ka masaya, oo, masaya ka, kausap siya. Eh, problema, wala siya. So, dapat meron kang alternative kung ano yung mas maganda mo pang gawin. Ngayon, kung meron kayong internet sa barko, syempre, sigurado namang meron yan. Magkaraoke ka. Yan. Panorin mo mga videos ko. Ayun! Nakasegway ako, di ba? I am the one, the way you're trying to... Yan, mga ganon.
And next, syempre, dun din sa the other side, sa babae. Pag medyo hindi mapakali si babae, bakit di pa tumatawag si Mister, si Man yan, kasi merong sinasabi, si Man loloko, hindi po totoo yun. Biruan yon, biruan, hindi kasabihan, biruan lang yan. Uy, si Man yan, si Man loloko yan. Madali kasi sa word, di ba? Si Man loloko. So, naiko-connect. Pero kung sasabihin mo na, ganun ang mga siman, hindi ako naniniwala. No. Ngayon, pagdating kay girl, medyo hindi mapakali dahil hindi pa tumatawag si siman. Patience pa rin. Hintay mo tatawag yan. Kasi mahal niyo ang isa't isa. Doon kayo kumapit sa love niyo yung isa't isa. Dahil pag kumapit ka ron, automatic magkakaroon ka ng trust. Oh my God! Doon na tayo sa trust. Yung tiwala kasi, ano yan eh, parang kunwari, ako tsaka asawa ko, pag sinabi kong mahal kita, pero wala akong tiwala sa'yo, useless yung sinasabi mong mahal mo siya. Kasi may mga ano yan eh, dun sa mga few vlogs ko, binanggit ko yan, yung ang title po is, paano aayusin ang problema sa relasyon. Meron po ako sinabi ron, tatlo ata yun. Tatlong part ng sinasabing mahal kita. Yung tatlo po ata, kung hindi po ata ako nagkakamali, kasi ano na yun, mga few months na ata yun na vinalag ko. Parang yung isa, love, respect, tsaka trust. Yan, tatlo yan. What? What the fuck? Pag isa dyan ang nawala, wala kang pagmamahal sa tao. Promise. Parang ano yan eh. Parang ka nagtimpla ng kape, asukal, gatas, kape. Kung wala ang isa, hindi mo matatawag na kape yun. O, kung walang asukal, walang gatas, o edi kape lang, edi black coffee, hindi coffee. Diba? Or milk coffee. Ewan ko, naguluhan na ako. No! God, please, no! 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 Pero yun yun, kailangan po natin yung tatlo. Trust, respect, at saka love, syempre. Love, kailangan mo ng love. Kasi love mo eh. Respect. Respeto mo siya, hindi dahil mahal mo. Respeto mo kasi tao siya. Diba? Tao ka, kailangan i-respeto ka rin. Kahit galit ang isa't isa, respeto pa rin. Tapos, tiwala, syempre, diba? Huwag mong ipaparamdam sa partner mo na wala kang tiwala. Sabi ko sa iyo, hindi magtatagal yung relasyon nyo. Nani? Omae wa mou shindeiru. Useless yan! Ay, nako! Ang daming ganyan! Ngayon, pumunta tayo sa last na lang na tip ni DJ Lick po para sa LDR. Yan. Ang huli po na tip na maibibigay ko sa inyo is ang time na maghihiwalay na kayo, hindi maghihiwalay na tapos na relasyon. Yung hiwalay na yung guy o yung girl ay pupunta na sa ibang lugar o sa ibang bansa, mag-start na kayo ng LDR nyo. Doon yun na dapat, that's the time na i-accept nyo sa sarili nyo na ang bawat isa magkakaroon na ng own lifestyle. Yeah. Magkakaroon ka ng sarili mong buhay doon sa pupuntahan mo. Okay, kunwari, ako, pupunta asawa ko sa abroad. Ia-accept ko sa sarili ko na magkakaroon na ako ng sarili kong lifestyle. Kung nasan man ako, kunwari, nandun ako sa Pilipinas, yun na ang magiging lifestyle ko. For how many years siguro yung contract ng asawa ko. At ia-accept ko rin na yung asawa ko may sarili na rin lifestyle doon. For let's say 2 years yung kontrata. 2 years, may sarili siyang lifestyle. Ako, 2 years, may sariling lifestyle din ako. That's the fact. Doon ka mag-start. Papaano yun? Kunwari, ako, si Mrs. umuwi ng Pilipinas, automatic may sarili na akong lifestyle dito. Diba? Kasi solo ko eh. Diba? May sarili akong gagawing lifestyle ko dito. Ayusin ko yung gamit ko, ayusin ko yung ano ko, ganito ko, magluluto, ganyan-ganyan. Ganon din si Mrs. Diba? So, dyan sa point na yan,
huwag kang maging mahigpit. Huwag yung pagka nagpaalam ako, kunwari, oh, mahal, bibili lang ako ha, or pupunta lang ako ng massage parlor kasi sakit ng katawan ko dahil sa work. Ay, hindi na, huwag na, diyan ka na lang sa bahay. Up, lagyan mo na lang ng ano yan, ng oil or something na mint or what. Diba, doon part na yon, yung girl, iniisip niya yung gusto niya. Pero ang dating sa'yo is, marami na. Wala nang tiwala si girl. Nahihigpitan ka na. Diyan ang magsisimula ang conflict nyo. Diba? Accept nyo kung ano yung lifestyle. Kunwari, sinabi niya, gano'n. Magpapaano ako, masahe ako. Sige. Sus. Dapat yan, inaano mo yan, inalagyan mo na schedule dahil sa trabaho mo. Diba? Mag-support ka pa. Diba? Doon papasok uli yung trust eh, yung tiwala. Mag-tiwala ka. Kasi kung may gagawin kalokohan yan, hindi magpapaalam yan. Hindi niya sasabihin sa'yo, lalabas siya. Sasabihin niya, matutulog ako. Mas mahaba yun, 8 oras. Diba? Imagine, 8 hours siya nagpaalam sa'yo, matutulog ako. 8 hours siya libre. Hindi mo na talaga malalaman. Pero kung sinabi ko lang sa'yo na magbibili lang ako for 30 minutes, anong pwedeng gawing kalokohan for 30 minutes? Diba? Kasi nga, sinasabi sa'yo ang totoo. Kailangan niya bumili, kailangan niya magpamasahe. I-accept mo yung lifestyle niya kung ano yung meron siya ngayon. Do it! Just do it! Kasi LDR kayo. Tiwala lang. At syempre, huwag mong sakalin. Hindi yung literal na sinasakal sa iyo. Hindi. Kumbaga parang, huwag mong higpitan. Diba? Kasi kahit ako, kunwari ako, tsaka asawa ko, mag-asawa kami, oo. Partner in life. That's the point. Partner lang kami sa buhay. Magtutulungan kami para sa buhay namin. Pero, individually, may sarili kaming buhay. Ako, may sarili akong buhay. May gusto akong gawin na ayaw niyang gawin. May gusto siyang gawin na ayaw ko naman na ginagawa niya. So, hayaan mo siyang gawin yung gusto niya. As long na alam niya sa sarili niya kung hanggang saan lang yung limit niya. Diba? Actually, meron akong ex-girlfriend dati. Matagal kami hindi nag-usap kasi hindi maganda yung ano namin, yung end ng relationship namin. Hindi naging maganda yung end ng relationship namin. So, matagal kami hindi nag-usap. Siguro decade. Tapos, dumating si Facebook. Na-search namin ng isa't isa. Naging friend kami. Friend, totally friend. Walang halong keme, walang halong intimate or what. Wala, as a friend lang. Message, kamusta ka na, ganito, ganyan, ganyan. Ganun lang. Binabati ko siya Pasko, binabati niya ako New Year. Binabati niya ako ng birthday ko, binabati ko rin siya. Unfortunately, nabasa ng asawa niya yung tungkol sa birthday, binati ko. May mga taong sweet, may mga taong hindi sweet, di ba? Ako actually, nakapagsabi ako ng I miss you, hug and kisses, God bless. For me, it's nothing wrong. Ewan ko sa iba, siguro para sa inyo, mali yun. Pero ang sa akin kasi, as long na hindi ko siya sinasabihan ng I love you at iwanan mo ng asawa mo, that is foul. Pero hindi ko gagawin yun dahil wala akong interest na lokohin asawa ko. Doon lang ako. As a friendship lang. Kasi, naging part siya ng buhay ko. Galit na galit yung asawa. Nagpapaka-gangster. Ganyan. Yun ang iwasan nyo, mga guys. Ngayon, kung meron man kachat ang asawa nyo, so what? Haya mo. Basta, give her your 100% trust. Ganun yun. Parang ako, asawa ko, oh. Ang friend ko sa Facebook, puro babae lahat. Oh. Pero, binibigay niya yung trust niya sa akin. Hindi ko dapat sirain yun. Ba, bihira lang yung ganyan. Nagbibigay ng 100% trust. Di ba? Lalabas ako. Be, magbibilyar ako. O, sige, ingat ka lang ha. O, ganun lang.
O, be, meron kami lakad ni, ano, ni Nathan, mauna na kami dun. Tumunod ka na lang. Ah, oh, sige, okay. Kita nyo, maluwang. For 11 years, wala akong naalala na nag-away kami ng murahan, nag-away kami, ay, sakitan eh. Hindi naman talaga, ang character namin, hindi kami talaga nakikipagsakitan. Kahit murahan, kahit sigawan, wala. Medyo may pagtatalo, hindi kasi ganito yan eh. Kasi mali yan eh, kasi ganito ganyan. Hanggang dun lang. Oh, at masaya. Saya-saya. Wait a minute! Who are you? Hanggang dun lang kami, kaya 11 years ongoing, strong kami ng asawa ko. Kaya, yun yung 7 tips na maibibigay ko for LDR para sa iyo dun sa nag-comment sa akin. Ito yung sinasuggest mo na i-vlog, syempre yung how to make the LDR work. Yun yung 7 tips ko para sa iyo. Power tips 'yon, sa tingin ko. Para sa akin ha, it's a power tip. Haba ng dila, hindi naman eh, no? Power tip ko yan para sa'yo. 7 steps yan, o 7 tips. Maniwala ka sa akin, mag-work yan. Ayan yung sinuggest mo. Ang pangalan po niya is, ewan ko ba't ito pangalan mo, pare? Pangit and Buisit. Pangit and Buisit, yan po ang iyong request. Yan, actually, nagawa ko na po ang aking dapat gawin dyan sa iyong comment. Kasi po, yung una po niyang sinabi is how to fight anxiety. Nagawa ko na po yon, vlog na yon. Last vlog that I did. Yon sa anxiety. And now, dito sa how LDR works. Yan po. So guys, once again, leave any comment down below. As long na kaya ko pong gawin at mapipwede ko pong ma-research at mapag-aralan ko po muna bago ko po i-vlog para po sa inyo. Para po, hindi po ako nang uhula kung ano yung sinasabi ko. Anyway guys, this is DJ Lick. Once again, I would like to say thank you for watching. I hope nakapulot kayo kahit konting aral, at least meron, di ba? Once again guys, God bless everyone. Stay safe.